Mga kapatid, narinig niyo ba ang sinabi niya? Sinabi niya nga librong yon, ang bagong salita ng Diyos. Mga kapatid, malinaw na sinasabi sa pahayag. Aking sinasaksihan sa bawat nakikinig sa mga hula ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salat na nakasulat sa aklat na ito. Ang sa kanila ay dagdag na sa Biblia, paglaban ito sa Diyos. Tiyak na isasailalim sila ng Diyos sa mga kapahamakan na nasa Biblia. Amen! Mas alam ni Sister Feng ang Biblia. Oo nga. Salamat sa Diyos. Gaya na nabanggit ni Sister Feng, di dapat magdagdag o magalis ng mga salita gaya na nakasulat. Tingin mo may dinadagdag kami sa Biblia. Sige, ganito na lang. Suriin nating mabuti ang problema. Mga kapatid, sinabi nga ni Juan, kung sino man ang daragdag sa mga bagay na ito. Pero hindi naman sinasabing kung sino mang tao ang daragdag sa Biblia. Isa pa, nang sinabi ni Juan ang mga salitang ito noon, wala pa ang bagong tipan. Ang bagong tipan ay nabuo noong mga bandang 300 AD. Ang aklat ng pahayag ay bandang 90 AD. Talaan ito ng mga pangitain ni Juan sa isla ng Patmos. Malinaw na ang aklat na ipinahayag ni Juan ang tumutukoy sa mga nakasulat na hula. Ang aklat ng pahayag, hindi ang buong Biblia. Sa makatwid, di ibig sabihin ito na wala na magiging bagong gawain at mga salitaan ng Diyos sa hinaharap. Ang ganito bang pagpapaliwanag ay naaayon sa mga katotohanan? Magaling, Sister Feng. Mali nga ang intindi namin noon sa talatang ito ng banal na kasulatan. Pangitain lang ang nakita ni Juan ng panahong yon at hindi ang realidad ng gawain ng Diyos sa mga huling araw. Ang gawain at salita ng Diyos sa mga huling araw ay hindi dagdag sa hula ng aklat ng pahayag, kundi ito ang katuparan ng mga hula rito. Tingnan natin ang dalawang talata mula sa Biblia. Sige. Isinasaad ng pahayag 2 verse 17, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang sinumang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago. Binanggit ng bahaging ito sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia at ng manang natatago. Katunayan, tumutukoy ang mga ito sa mga salitang ipinahayag ng makapangyarihang Diyos. Nariyan din ang pahayag 5 verse 1 to 5. Basahin natin. At nakita ko sa kanang kamay ni Yaong nakaupo sa luklukan ng isang aklat na may sulat sa loob at sa labas na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. At nakakita ako ng anghel na nagtatanyag ng isang malakas na tinig. Sinong karapat dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? At sino man sa langit o sa lupa o sa ilalim man ng lupa ay di makapagbukas ng aklat o makatingin man. At ako'y umiyak na mainam sapagkat hindi nakasumpong ng sino mang marapat magbukas ng aklat. At sinabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag ka nang umiyak pa, narito ang leon sa angka ni Juda, ang ugat ni David ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. Mga kapatid, inakala nating lahat na ang tinutukoy ng aklat ay ang Biblia. Pero ayon sa bahaging ito ng banal na kasulatan, hindi pa nakikita ito ng sino man. Ipinapakita nito na hindi ito tungkol sa Biblia. Binanggit ng mga kasulatan, at nakita ko sa kanang kamay ni Yaong nakaupo sa luklukan ng isang aklat na may sulat sa loob at sa labas na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. Ayon dito, ang nilalaman ng aklat na ito ay hindi na itala sa aklat ng pahayag. At tanging si Kristo ng mga huling araw, ang karapat dapat sa pagbubukas ng aklat at pag-aalis ng 7 tatak. Tama. Malinaw nila ito. Tama, Sister Feng. Akala natin noon, misteryo ang pahayag. Sa pagbabasa ngayon sa salita niya, mas nauunawaan na natin ito. Oo, totoo nga yan. Panginoon, parang makatwiran ang mga sinasabi nila. Hindi. Kahit anong mangyari, dapat kong pabulaanan ang mga ito. Kung hindi, paano ako makapangangaral sa harap ng mga kapatid sa hinaharap? Mga kapatid, hindi rin isinulat ni Juan ang tungkol sa 7 kulog na binanggit sa aklat ng pahayag. Dapat tayong maghintay sa Diyos
sa mga huling araw para makita ang mga misteryong ito. Kung ginagamit natin ang di dapat idagdag sa mga ito para hadlangan ang gawain at salita ng Diyos, kung ganun paano mabubuksan ang aklat? Paano matutupad ang mga hula ng aklat ng pahayag? Mga kapatid, ang makapangyarihang Diyos ay dumating na. Binubuksan ang pitong tatak at ang aklat. At binubunyag ang mga misteryo na hindi naiintindihan sa kahit anong panahon. Ito ang mga pananalita ng pitong kulog at mga salita na binigkas ng banal na espiritu. Totoo ito, mga kapatid. Amen. 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 Mga kapatid, basahin pa natin ang salita ng makapangyarihang Diyos. Sige, salamat. Ilipat natin sa page 5. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kapag natapos mong basahin ang aklat na ito, kapag naranasan mo ang bawat hakbang ng gawain ng Diyos na nagkatawang tao sa panahon ng kaharian, mararamdaman mong ang mga pag-asa ng mga taon sa wakas ay natupad na. Mararamdaman mo na ngayon mo lang tunay na nakita ang Diyos ng harap-harapan. Ngayon mo lang natitigan ang mukha niya, narinig ang personal na pagsasalita niya, napahalagahan ang karunungan ng gawain niya, at tunay na nadama kung gaano katotoo at gaano kamakapangyarihan ng Diyos. Madarama mo na nakamtan mo ang mga bagay na hindi nakita ni naangkin ng mga tao sa nakaraang panahon. Sa panahong ito, malinaw mong makikita kung paano ang maniwala sa Diyos at kung paano ang sumunod sa puso niya. Siyempre, kung ikaw ay talagang kakapit sa mga pananaw ng nakaraan at hindi tatanggapin ang katunayan ng ikalawang pagkakatawang tao niya, kung gayon, ikaw ay mananatiling walang dala at walang makamtan, at sa huli ay magkakasala ng pagsalungat sa Diyos. Yaong mga sumusunod sa katotohanan at nagpapasailalim sa gawain niya ay darating sa ilalim ng pangalan ng ikalawang nagkatawang taong Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Magagawa nilang matanggap ang personal na paggabay ng Diyos at magkakamit ng mas mataas na katotohanan at makatatanggap ng tunay na pantaong buhay. Makikita nila ang pangitaing hindi pa nakita ng tao noon. At ako'y lumingon upang makita ang tinig na nagsasalita sa akin. At nang ako'y lumingon, ay nakita ko ang pitong kandilerong ginto. At sa gitna ng mga ito'y may katulad ng isang anak ng tao na may suot na damit hanggang paa at may bigkis ang dibdib na isang pamigkis na ginto. At ang ulot buhok niya ay gaya ng maputing balahibo ng tupa, nyebe at ang mga mata'y gaya ng ningas ng apoy. Ang mga paa niya ay gaya ng tansong binuli na dinalisay sa lutuang bakal. At ang tinig niya ay gaya ng lagaslas ng tubig. At sa kanang kamay niya may pitong bituin at sa bibig niya ay lumabas ang tabak na may dalawang talim. At ang mukha niya ay gaya ng araw na sumisikat. Ang pangitain ito ay ang pagpapahayag ng buong disposisyon ng Diyos. At ang ganong pagpapahayag ng disposisyon niya ay pagpapahayag din ng gawain ng Diyos kapag siya'y nagiging katawang tao sa panahong ito. Oo nga. Kung ganon totoo ang lahat, tama ka. Salamat sa Panginoon. Sa mga dagsa na mga pagpaparusa at mga paghatol, ang anak ng tao ay nagpapahayag ng kanyang likas na disposisyon sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga salita. Pinapahintulutang ang lahat ng tumatanggap ng kanyang pagkastigo at paghatol na makita ang tunay na mukha ng anak ng tao, isang mukha na tumpak na paglalarawan sa mukha ng anak ng tao na nakita ni Juan.